Hello mga mathusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ito ang part 2 ng ating integral and zero exponents. Ha? Kung una mo itong nakita bago yung part 1, stop ka muna. Puntahan mo muna yung part 1. Yun muna yung panoorin mo para makarelate ka sa pinag-uusapan namin at maging tuloy-tuloy ang pagkatuto mo. Okay? At gusto ko sanang kunin ang time na ito para magpasalamat sa mga overwhelming comments ninyo doon sa mga nakaraang kong video. Feeling ko dahil sa mga comments nyo, mas lalo pang na-recommend ni YouTube yung mga video tutorials ko at feeling ko mas marami akong natulungan at mas maraming natuto, ha? Parang hindi lang ako ang tinutulungan nyo din yung mga kapwa nyo, estudyante, mahanap itong YouTube channel ko at matuto din sila. Kaya sobrang salamat, ha? Ngayon, bago ko simulan ang video na ito, teka lang, ilike mo na muna para mamaya hindi mo na siya makalimutan. Okay na? At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, kabubukas mo pa lang ng Love Math TV, hindi ka magsisisi, kaya pindutin mo na ang subscribe button. Tama ba? Hindi ba sila magsisisi? Mag-comment kayo dyan, ha? At syempre, i-hit mo na ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, wag na nating patagalin pa to. Let's start! Now, for number 8, ito na ulit yung kanina, yung ginawa natin, ha? Meron tayong mga numbers, and then may negative-negative na siya. So, ang gawin na muna natin, wag na muna natin i-operate, ha? Itanggalin na muna natin yung mga negative exponents at zero exponents para mas mabilis. Okay, so we have here 150. Dahil ito ay wala naman negative exponents, stay siya dyan. Okay, etong b raised to 6, and then etong c raised to 8, bababa siya. Etong a raised to 3, tataas siya. Okay? Okay, for number 8, tingnan natin to, ha. Upon checking, kung mapapansin nyo, may mga negative exponents tayo dito and meron tayong zero exponent. So, kung i-rewrite natin ito, tingnan natin, ha, ito, dahil nasa taas siya, para maging positive siya, ibababa natin siya. Okay, ito naman na nasa baba, pag i-rewrite natin siya, isusulat na natin siya sa taas. Tapos, itong B, dahil zero lang naman siya, kahit hindi mo na siya isulat, ha? So, let's rewrite. So, we have here 150, and then A raised to 8, and then dahil itong A raised to negative 3 natin, i-rewrite natin sa taas, pagtabihin na natin sila, ha? So, we have A raised to 3. Yung B raised to 6, walang babaguhin. Okay. And then, itong C raised to 8, sa baba siya. So, sa baba natin isusulat. Eto, same pa rin yan, copy lang, 15. Wala na to kasi nasa taas na. Wala na rin to kasi 1 lang naman siya. So, ang matitira dito ay si C raised to 3. Sasamahan siya ngayon ni C raised to negative 8. Kaya magiging positive 8 na siya kasi ibababa natin siya. Since magkatabi sila, ibig sabihin, ang operation natin dyan ay multiplication. Pero hindi tayo nagmumultiply, ha? Tandaan nyo, sa exponents, ang ginagawa natin, ina-add lang natin. Okay? So, let's see. Oh, wait lang, ha? O, unahin natin yung mga constant. Hala, ano nangyayari? Wait. Okay, so, 150 divided by 15 is simply 10. Okay, so A raised to 8 times A raised to 3. So, i-add natin yung exponents, kaya magkakaroon ka ng A raised to 11. And then, copy lang si B raised to 6. Dahan-dahan ako, ha? Over. Okay. So, dahil na-divide na natin to, wala na to. So, C raised to 3 plus C raised to 8. You have C raised to 11 also. Masisimplify pa ba natin ito? Hindi na. So, eto na ngayon yung answer.
Naiintindihan ha? Kahit medyo matagal, isa-isahin nyo yung pag-check ng mga exponents ha? Para hindi kayo malilito. Okay, o eto, tingnan nyo yung number 9. Medyo masalimuot ata kung titingnan, di ba? Ano ba naman yan? So, alam nyo na to, di ba? Bakit tumaas ito? 4 raised to, ayan. Minumulto ang ating ano, ang ating program. O, sige. Kung titingnan nyo, mukhang masalimuot, pero hindi yan masalimuot. So, i-check natin isa-isa ha. Unahin natin yung mga zero exponents. Dahil ito ay zero, o etong 5x ay naka-raise to zero, ito ay 1 na lang. Since 1 na lang naman siya, invisible na siya kasi meron naman siyang mga katabi. O, sige, ilagay pa rin natin ha. So, this is 1 ha. Ilagay ko lang dito. And also, this is, dahil naka-raise siya kay 0, 1 din siya. 1 din yan, ha? O, nilagyan ko lang ng palatandaan sa inyo. Now, upon checking, yung mga exponent natin dito sa numerator ay negative, which means kailangan i-reciprocal, diba? Kung nasa taas sila, kailangan nilang mapunta sa baba. Ito rin, mapupunta sa baba. Okay, which means ang matitira lang dito, sorry, ay ito, yung 1. So, we have here 1 over, o dahil ito ay 1 na lang din, kahit hindi nyo na siya isulat dito ha, kasi invisible 1 na siya. Ang matitira na lang dito ay y raised to 7, kasi negative siya, bumaba siya. And then yung z raised to 2. Okay, so nagets ba yan? O, yan na yung final answer natin. Ayan na. Okay, for number 10, we have this one. So, we have here. O, tingnan muna natin to. Dahil ito ay naka-raise ulit sa 0, it means ito ay 1 ulit. So, we have here 1 over 8 raised to negative 2. Dahil ito ay negative, sige, katulad ng ginawa natin kanina, para hindi kayo malito, ito, i-distribute natin. So, we have here 1 raised to negative 2 and then 8 raised to negative 2. Para maging positive, i-reciprocal ha, ito, ibababa, ito, itataas. Kaya magkakaroon ka ngayon ng 8 raised to 2 over, sorry, 1 raised to 2. So, what is 8 raised to 2? 64 over 1 raised to 2 is 1. So, ang sagot nyo ay 64. So, that's it. For number 11, So, kung mapapansin nyo, ito ay naka-raise ulit kay negative 1, which means para maging positive, pagbaliktarin nyo siya. Okay, so you will have your 8 over xy. Ha, ganun lang din naman yun. Hindi ko na siya pinahaba kasi alam ko, alam nyo na yung mangyayari. Okay, for number 12, since ito ay negative 2, kailangan para maalis yan, ipanik mo siya sa taas. Kaya magiging magkasama sila ni 7. Kasi si 7, hindi mo naman siya ibababa kasi hindi naman siya negative. So, join-join tayo dyan, ha? So, ito, sasama kay 7. So, ang final answer mo ay 7 raised to, 7a raised to 2. Okay, for number 13, ayan. So, ito, b raised to negative 3 and then a raised to negative 5. Pareho silang negative. So, yung nasa taas, tandaan, pag negative, bababa. Yung nasa baba na negative, tataas. So, si 16, hindi niya nakasama si b, ang kasama niya na si a. A raised to 5. Ngayon, si b na dating nasa taas, nasa baba na siya. Dahil hindi na yan masisimplify, yan na yung sagot. Okay, for number 14, ang A natin ay naka-raise kay negative 4n. So, para ito maging positive, i-reciprocal mo siya, mapupunta siya dito sa taas. Pero dahil 1 lang naman to, sasamahan mo ng variable, no need to write 1. Kaya, ang magiging sagot mo na dyan ay A raised to 4n. And for number 15, last one na ito, dahil ito ay negative 4, so i-reciprocal mo ito. So, you will have your 2 over 1 raised to 4, which means
ito ay 2 raised to 4, ito ay 1 raised to 4. So, 2 raised to 4 is 2 times 2 times 2 times 2, which is 16. Over 1 raised to 4 is 1. So, still 16 ang sagot. O, yan lang yun. Medyo naging mahaba ito ha, pero sana naintindihan ninyo. At sana yung request ko sa inyo na sana wag niyong pagsawaan dahil sobrang importante sa akin ang bawat isang comment ninyo dyan, ang bawat thank you nyo dyan. Kaya sana umabot kayo sa magko-comment talaga kayo. Okay? So, kung hindi kayo busy, visit nyo naman itong ating Facebook page, Maria Matics, at i-follow nyo na rin, ha? Let's spread the love of math. Thank you and bye!